tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang naghihiwang. Magalang tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo po ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya't isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Hudeya na tinanggap din ng mga Hentil ang salita ng Diyos. Kaya't nang umahon si Pedro sa Jerusalem, siya'y pinuna ng mga kapatid na Hudyo. Nakituloy ka sa mga Hentil at nakisalo sa kanila, sabi nila. Kaya't isinaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari buhat sa pasimula. Nasa lunsod ako ng Hope at nananalangin nang magkaroon ako ng pangitain. Mula sa langit ay inihugos sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa apat na panulukan. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang lahat ng uri ng hayop, lumalakad at gumagapang sa lupa, pati maiilap at mga lumilipad sa himpapawid. At narinig ko ang isang tinig ng nagsabi, "Tumindig ka, Pedro. Magpatay ka't kumain." Subalit sinabi ko, "Hinding-hindi ko po magagawa iyon, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang bagay na itinuturing na marumi
o di karapat-dapat. Muli kong narinig ang tinig mula sa langit. Huwag mong ituring na marumi ang mga nilinis ng Diyos. Tatlong ulit na nangyari ito, at pagkatapos ay binatak na pataas sa langit ang bagay na iyon. Nang sandali ring iyon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang tatlong lalaking sinugo sa akin buhat sa Cesarea. Sinabi sa akin ng Espiritu na huwag akong mag-atubiling sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang anim na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi sa kanya, magpasugo ka sa Hope at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang tungkol sa ikaliligtas mo at sa iyong sambahayan. Nagsisimula pa lamang akong magsalita, ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo gaya ng pagkababa nito sa atin noong unang. At naalala ko ang sinabi ng Panginoon, si Juan ay nagbibinyag sa tubig, ngunit bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob na katulad ng ibinigay niya sa atin nang manalig tayo sa Panginoon, sino akong hahadlang sa Diyos? Nang marinig nila ito, tumigil na sila ng pagpuna at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Kung gayon, sabi nila, ang mga hintil may binigyan din ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay upang maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayong hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailang kaya maaaring sa harap mo ay sumamba. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo't ang liwanag buhat sa iyo ay pakamtan upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aki iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na awit ako sa Diyos na aking Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Magsitayo po ang lahat. Amen.
Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang pumasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat nagdaraan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kaniyang tinig. Tinatawag niya ang kaniyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa pagkat nakikilala nila ang kaniyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pa nga'y patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kaniyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Kaya lamang pumupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Patuloy po ang ating pagninilay kay Jesus Nazareno bilang mabuting pastol. Kahapon po sa aking humili ay naibahagi ko bilang mabuting pastol. Sa Jesus Nazareno, alam niya ang lahat sa atin. Alam ni Jesus Nazareno ang lahat ng ating kalakasan, ang lahat ng ating kahinaan, ang lahat ng ating kasalanan, maging ang ating pinakakatagong lihim. Kilala tayo ni Jesus Nazareno sapagkat ang mabuting pastol, kilala niya ang lahat ng kaniyang mga tupa. Alam ni Jesus ang lahat tungkol sa atin. Kaya nga ang lagi niyang panawagan ay ang pagbabalik loob. Patuloy tayong hinahanap ni Jesus Nazareno upang tayong lahat makabalik sa tunay nating tahanan at yan ay ang langit. Kaya nga may espesyal at personal tayong relasyon
sa ating Panginoon. Ang personal na relasyon ang dahilan kung bakit naiiba ang ating pananampalataya, naiiba ang Kristiyanismo sa ibang relihiyon. Ang relihiyon ay tungkol po sa pagtatangka ng tao na hanapin ang Diyos. At ang relasyon na ito sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos ay lalong nag-aapoy kung ano na ang nagawa ng Diyos para mahanap ang tao. At tunay nga pong sa bawat araw, kinahanap ni Jesus Nazareno ang bawat tupang naliligaw. Sa bawat araw, nais tayong matagpuan ni Jesus Nazareno upang makapamuhay sa kaniyang presensya at sa kaniyang kabanalan. At tayo pong sumasampalataya sa Diyos, natagpuan natin si Jesus Nazareno bilang ating Panginoon at mabuting pastol. Alam po ninyo, tayong lahat na naririto ngayon at sa ating mga online viewers, nahanap tayo ni Jesus Nazareno. Nahanap niya tayo sa ating pagkaligaw. Nahanap tayo ni Jesus Nazareno sa gitna ng ating kasalanan at tayong lahat ay kanyang pinatawad at kinahabagan. Natagpuan tayo ni Jesus Nazareno sa mga oras na tayo'y pagod na at nais sumuko sa buhay. Natagpuan tayo ni Jesus Nazareno at pinagiginhawa niya ang ating kaluluwa. Binigyan niya tayo ng bagong buhay. Tinatawag niya tayo sa ating pangalan at tayo ay nagkakaroon ng lakas upang magsisi at magbalik loob. At ngayon, tayo ay buong pusong naniniwala at nagtitiwala sa kanyang kabutihan. Siya ay tunay na mabuti at ang kabutihan ng Diyos hindi kailanman mauubos. Ito ay patuloy na mag-uumapaw at patuloy na ipadadaloy sa ating buhay. At sa totoo lamang, tanging Diyos lamang ang tunay at totoong mabuti. Sapagkat ang lahat na mayroon tayo sa ngayon, yan dahilan sa kaniyang kabutihan. Ito ay dahil sa biyaya, awa at pagmamahal ng Diyos. At ang kabutihan niya, kahit kailan, hindi kayang mapantayan ng kahit sinumang tao. At ang kanyang kabutihan, laging naririto, laging naririyan, laging nasa tabi natin. At ang kabutihan ng Diyos, lagi nating tatandaan, kailanman hindi naghahanap nang anumang kapalit o sukli. Ang kabutihan ng Diyos, inaanyayahan tayo upang lalo tayong maging mas mabuti, mapagmahal, at kagaya niya, manatiling tapat sa Diyos Ama. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, anuman ang iyong kulay, kalagayan, o estado sa buhay, maitim, maputi o kayumanggi, mayaman ka man o mahirap, ikaw ay mahalaga kay Jesus Nazareno, ang ating mabuting pastol. At kahit makalawa, makatlo o paulit
ulit niyang ialay ang kanyang sarili. Gagawin niya iyon upang tayo'y matagpuan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang Panginoon ang mabuting pastol ang nakakakilala sa mga kabilang sa kaniyang kawan sa kani-kanilang pangalan. Ialay natin ang ating mga panalangin sa Diyos na taglay ang pagtitiwala sa kaniyang pag-ibig sa atin. Sa bawat panalangin at kahilingan, ang atin pong itutugon, banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang Santo Papa, ang pastol na hinirang ng Diyos, naway gabayan tayo sa matuwid na daan. Manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga mananampalatayang Kristiyano, naway maging iisang kawan na nasa pangangalaga ng iisang pastol. Manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga kabataan, naway magkaroon ng buhay at lubos na magkaroon ito sa pamamagitan ng katapatan sa mabuting pastol. Manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway magtiwala kay Jesus ang mabuting pastol na dumating upang iligtas ang mga nawawalang tupa. Manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga yumao, naway makapasok sa pintuan ng kulungan ng mga tupa at magdiwang kasama ng pastol at bantay ng kanilang mga kaluluwa. Manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Amang lubos sa kabutihan, ginagbayan mo kami sa matuwid na daan. Ang iyong anak ay laging nasa aming tabi upang kami ay patnubayan. Bigyan mo kami ng kapanatagan sa pagtugon mo sa aming mga panalangin sa pamamagitan ni Jesus Nazareno na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuhang matuwa mula sa lingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na manatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin
ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin
ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling po namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito po ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Siya po ang ating mabuting pastol. Lumapit po tayo sa kanya at magbalik loob. Siya ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Patid mo rin kung sino ako.
announcement, inaanyayahan po ang mga ministry, organization at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating Easter Recollection sa darating na April 23, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na yon ay walang iba kundi si Reverend Father Reginald R. Malikdem, Vicar General, Mission Station Priest of Mary Mother of Hope Chapel, Land Bank, at ang Our Lady of the Most Holy Rosary Chapel, Makati. Makiisa po tayo. Inaanyayahan po ang lahat ng mga ministry, organization at samahan ng ating simbahan at lalo't higit ang mga deboto ng Mahal na Birheng Maria na salubungin ang pagdating ng Mahal na Birhen ng Antipolo dito po sa ating simbahan sa darating na April 27, 2024, Sabado. Ang misa ng pagtanggap ay sa ganap na ika-sampu ng umaga na pangungunahan ng ating rector na si Reverend Father Rufino Sescon Jr. Mananatili po ang Mahal na Birhen ng Antipolo hanggang Lunes, April 30, 2024 at ang misa naman ng pamamalaalam ay sa ganap na ika-anim ng gabi na papangunahan naman ni Most Reverend Ruperto Santos, Obispo ng Antipolo at susundan ito ng alay lakad para sa kapayapaan patungong Antipolo. Makiisa po tayo. Mabibilay pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging ng pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluluhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, inip
Ligtas mo kami sa kasalanan. Ang Diyos mo'y pinamatayan ay sa bisag ng pangkaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Jesus Nazareno, inangal ka namin. So, Padre Jesus Nazareno, inangal ka namin.